everyone, it's me, Catherine, and welcome back to my channel. So yun po, for today po ay gagawa tayo ng panibago ulit na videos. At ang gagawin po nating videos ngayon ay syempre, gagawa po tayo ulit ng pagkain. Merienda, gagawa tayo ng merienda. At ito ay isa po sa mga paborito ko sa Jollibee. Kasi since lockdown po at di naman tayo maka-order, so gagawa po tayo dito sa bahay. At ang gagawin po natin ay peach mango pie. Ito po yung isa sa mga paborito ko sa product ng Jollibee. So nag-crave po ako dito. Hindi ko alam kung bakit. Char! So yon. Gusto ko po gumawa nito kasi isa to sa paborito ko nga. Masarap to lalo na kapag mainit. Jollibee, diba? Pag bagong order, mainit po, masarap. Ito yun. Ito po yun, gagawin natin. So, samahan nyo akong gumawa nito at kung gusto nyo pong matutunan kung paano gumawa, samahan nyo lang po ako at panoorin tong aking gagawin. Peach mango pie, homemade. So, yun. So, yun po. Simulan na natin yung paggawa nito. Una po muna, papakita ko po muna sa inyo yung mga ingredients. Mga ingredients na gagawin natin for peach mango pie. So, una po, ito po yung tasty. So, ito po yung gagamitin ko, gardenia. And, crackers. Since wala kasing breadcrumbs na yon na mabilhan. So, wala akong pang ano. So, ito muna yung gagamitin ko, Ribisco crackers. Yan. And, ating palaman, ang mangga, mango, yan po. At saka po, itlog, pang daw-dawan, para magdikit-dikit lahat. And, sugar. Yan, sugar po. Yan po yung mga ingredients sa paggawa ng peach mango pie natin today. So, yan po, simulan na po natin. Yan, na-prepare ko na po yung tinapay. So, ang first step muna natin gagawin ay tatanggalin natin yung yan o, yung tagiliran ng tinapay natin para maganda. Second step naman natin na gagawin ay ihiwain natin ito ng mangga. Kasi iluluto po natin ito. So yan, ganyan po. Tapos ihiwain lang natin siya ng maliliit. Isali na natin siya pag nahiwa na natin siya. So yan po, nagsalang na po ako ng kawali kasi iluluto po natin itong mangga. Tapos lalagyan natin ng konting asukal. So yan, dahil medyo mainit na yung ating kawali, pwede na natin siyang ilagay. Tapos, dalagyan po natin ng asukal. Siguro mga dalawang kutsara, ganun. Ayan po, ilalagay na natin siya. Para hindi siya ganun kaasim. Para medyo matamis-tamis siya ng kaunti.
Yun po, dahil natapos na natin lutuin to, yan ang itsura nyo. Palalamigin lang natin siya ng kaunti. Parang kasing lamig ng pagmamahal niya sa'yo. Okay, ang next step na po natin ay ito po. Kung wala po kayo, palalaparin po natin siya. Kung wala po kayong rolling pin sa inyong bahay, pwede po ang baso. Make sure lang po na malinis. Yun, ganun. Yan. Ipaplatin natin siya. Ayan, ganun na po ang itsura niya. Magiging flat na po siya. Kailangan kasi natin siyang i-flat para maganda. Yan. At natapos na natin siyang palaparin. Medyo maliwanag kasi. Yan. Natapos na natin siyang palaparin. Na next na naman natin ay ito. Dudurugin natin kasi wala nga tayong dead crumbs, di ba? So, kailangan natin siyang durugin. At yung durug na durug. Do it! Just do it! Dapat durog na durog po siya. As in. So, yan ang dahil na durog na natin niya, yung anong crackers natin. Ayan. Diba? Mukha siyang breadcrumbs. Ba yan? And then, sunod ito. Basagin na natin ang itlog. Kompleto na. Meron na tayong breadcrumbs, meron na tayong mangga na luto na natin, at ang itlog na daw-dawan natin. And, yun, tapos na. Lalagyan na natin yung ng palamantong tinapay. Medyo dahan-dahan lang sa paglalagay ng palaman kasi baka maparami. Nalagyan na natin siya. Then, yung gagamitin natin pang sara ay itong tinidor. Gaganunin natin siya para sumara. So, yan. Dahil isasara na natin siya using tinidor. Ganyan. Medyo igaganyan nyo lang siya. Kita ba? Para ipupush nyo lang siya. Push lang. Parang tanga eh. Yan, para siya ay magsara. Tama na po, Meg. Tapos niyan, edi yan na siya. Parang empanada, diba? Lalagay at idadaw-daw na natin siya sa itlog. And then, yan. Yan, like that. Dadaw-daw na natin siya sa bread crumbs, crackers. Kanyari ng bread crumbs. And yan. Ito na siya. Wow! See? And then pwede na siyang iprito. So yun. Ganon. So yun.
Luluduan ng ating peach mango pie. Iluluto na lang natin siya. So, dapat ang pagluluto nito, guys, medyo, kahit di naman lubog na lubog, pero dapat madaming mantika. Ganun. So, ay, napapainta tayo ng mantika. Lalagyan na ay, napapainta mo na. Ay, napapainta mo na. Ay, napapainta mo mantika. Napapainit ng kawali. Lalagyan na natin ng mantika. Kahit di naman siya sobrang dami. Basta huwag lang kakaunti. So yan. Ito. Mga ganyang kadami. Pwede na yan. Mga ganang. Pwede na yan. Shoot na. So yan guys. Sinalan ko na siya. Piniprito ko na siya ngayon. Ganyan po yung itsura niya. A few moments later. So yan. Ito na ang ating peach mango pie. Pakita ko sa inyo guys. Ayan na siya. Sarap-sarap naman. Peach mango pie a la Jolly. So yan. Dahil luto na siya, titikman na natin ang aking ginawa. Tikman natin kung masarap. Sarap. Pwede siyang para talaga siyang peach mango pie ni Jolly. Sarap. Solve yung cravings ko. Medyo mukha. Nainit. Mangga. So. Sobra. Pwede nyo siyang ibenta. Pangbenta na siya. Ang sarap. Yun, yun lang masabi ko. Sobrang sarap. Pwede na. So, yan. Tapos na ang ating video sa paggawa ng peach mango pie. At ito na siya, oh. Guys. Sobrang sarap niya. Parang peach mango pie talaga siya ng Jollibee. O, diba? Sa Jollibee, magkano yun? 40 or 39? Hindi ako sure. Pero, ganun yung mga price niya. O, diba? Mahal. Eh, kung gagawa ka na lang sa bahay nyo, o di nakatipid ka pa, madami pa. So, yan. Dito na po nagtatapos ang aking videos. At sa mga nagre-request po na aking subscribers, sabi nila puro daw ako luto. So, next time, gagawa ko ng ibang video pagka sinipag ako. Sabi kasi nila mag-makeup challenge daw ako. So, yun. Hindi natamad pa kasi akong magaganon-ganon ngayon. Kasi ang init. So, baka next time po, gagawa ako ng ganon. So, ngayon, puro luto-luto muna tayo ang gagawin ko ngayon. Kasi ito talaga yung kinahihiligan ko at dito ako mahilig sa pagluluto yon. At yon, kain na ako, makain na ako. Kasi gutom na rin naman, kasi gutom na ako. So yun, i-end ko na yung video. Sana po ay don't forget to like and subscribe my channel po. Ayan po. At sana po ay subaybayan nyo pa rin, patuloy pa rin yung panoorin yung mga video ko na ginagawa. At kung ano-ano pang kalokohan ko. Sana pa isubaybayan po. Papunin nyo ang aking channel. Catherine Javier lang po. It's me, Catherine Javier. Yan. Init. So, yan po. Yan lang po. And bye-bye po.